Matapos gumaling sa COVID-19, walang bahid ng pagkakasakit si Olympian pole vaulter EJ Obiena. Matapos magtagumpay sa Tabby Stubhobs Gala sa Sweden, madaling araw kanina. Nasungkit ni Obiena ang gintong medalya nang makapagtala ng 5.92 meters na talon sa dalawang subok lamang. I'm definitely surprised that I'm on point. Pulling away with 92 is still good, but I think what that competition showed me is that I'm capable of more. Sa tennis, naging maganda ang simula ni Alex Ayala sa panibagong pro tournament sa Spain. Panalo siya sa unang round ng W25 Palma del Rio. Tinalo niya sa straight set si Gmar Geraldine Gerald Gonzalez ng Chile 6-2, 6-love. Panalo rin si Alex at katambal niyang si Marina Basols Rivera ng Espanya sa women's doubles matapos lampasuin si Adriana Cortez at Patricia Carretero 6-love, 6-love. Makakaharap ni Alex sa second round ang mananalo sa laban ng number 2 seed Jessica Ponchet ng France at ni Valeria Savink ng Russia. Sa volleyball, pitong local teams ang lalahok sa PVL Invitational Conference sa July 9 opening sa San Juan. May dalawang foreign teams na imbitado, ang Taipei King Whales ng Taiwan at Kobe Shinwa Women's University ng Japan. Lalaban muna ang pitong local teams sa single round robin at ang top 4 teams ay mag-advance sa semifinals. Makakasama nila sa semifinals ang dalawang foreign teams para isa pang single round robin. Ang top 2 teams ay magaharap sa finals. Ang number 3 at 4 naman ay lalaban para sa third place. Mas mataas yung level ng competition this time. Kasi siguro nung first conference po, may mga bagong players sa mga bagong teams. Lahat naman ng teams talaga very potential maging champion. Siguro ang magiging ahead lang dyan is kung sino ba yung magiging healthiest team hanggang dulo. Lagi po kami pinapahirapan kasi ng coaches namin. So syempre, this league, gusto namin mapakita kung talagang na-adapt namin yung new program. Hindi muna sumali sa tournament ang Bali Pure dahil sa injuries. Hindi rin makakasali ang F2 Logistics dahil sa conflict sa coaching schedule. Sa basketball, kasado na ang groupings ng unang East Asia Super League kung saan lalaban ang 8 koponan mula sa 5 bansa. Na-draw sa Group A ang Anyang KGC, Ryukyu Golden Kings, Taipei Fubon Braves at ang magiging champion ng 2022 PBA Philippine Cup. Nasa Group B naman ang Seoul SK Knights, Utsunomiya Brirex, Bay Area Dragons at runner-up ng PBA Philippine Cup. The winner of the Final Four, the champion of the season, gets $1 million prize and the number 2 is $500,000. The number 3 is $250,000. Magsisimula ang liga sa Oktubre na susundin ang home and away format. Diane Castillejo, ABS-CBN News.